pamilya ng mga CDs. Namakmak na CD. Bonjour. Good morning, guys. Andito po kami, andito kami sa garage. At ngayon naalis kami. Napunta kami uli sa rauta ng convoyer. Sama kami para i-check uli yung mga series ng mga kahoy. Prefer lang kami. Ito si Pascal, isa sa mga driver dito. May bagong driver. Ayan si Bell Guard. Yang nagbigay sa akin ng video. Panoorin nyo guys, mamaya siguro ipopost ko yung ano, isang ceremony. Kasi napakalaki ng celebration talaga rito sa Africa, yung circumcision ceremony. Daming tao. Lahat ng mga magkakalapit na village nagpuntahan. Tapos at the same time, the actual event, sinasara nila yung daan. Ayaw nila na ngayon magdadaan sa ano nila, sa kalsada. Kaya malaking event talaga rito yung ano, yung circumcision ceremony. Ito ang ganda ng uniform ni Abidin, no? Uniform, no? Pwedeng di kaya mito. Yan ang chief mechanic namin. Si Ati. Chief mechanic. Ito yung storekeeper. Isna. Indonesian storekeeper. Regen in Iran. Nanti saya minta itu tambang gaji lagi. Ayan muna guys, natay namin yung mandor, yung foreman. Kasi kumain, naka-uniform din. Badyo nyo, tante ko, tingo. Solution. Naikot ko lang yung mga tao rito. Namanay ni Lucien yung jogging pants ko naman. Natakal ko ng ginagamit. Sa Lucien, no? Marigard ito, Lucien. Lucien. Marigard ito. Breakdown itong isang ano dito, isang kapitin. Kapitin ang tawag nila sa ano, loader. Pero usually, siguro baha sa salita nila yun. Ang kapitin kasi sa Malaysia, ano yun, crab. Parang sipit. May sipit kasi sa dulo guys. Para ikarga ng mga troso. Ito siya guys. Ito yung tawag na kapitin kasi parang sipit din siya. Actually, yan ang pinaka ano ng pinaka source siguro ng ano nito. Kabuayan dito sa Congo. Hanap ako ng 1,000. Teka lang guys, ito yung 1,000. Ibig sabihin, yan yung ano nila. Source of economy. Yung pag-ano ng hauling. Ah, logging. Ay sorry. Yun nga lang. Pinakabahan ako guys magsalita. Sorry. Sa ngayon nga ito muna guys. Palis muna kami mamaya maya. Maghihintay lang ako ng mga ilang minuto. Gawa na pala ito guys. So, kailan lang yung dungis-dungis nito. Trabaho to ng panel beater. Sinimulan to ni amay ng mga ilang buwan. Kaya nga kulang palagi ng spare parts. Hindi matuloy-tuloy kung hanggang ilang buwan. Ito ngayon natapos na. Parang balik na sa pagkabago. Kinis lang. Ipipit ng trabaho ng latero. Body lang siya. Yan lang naman ang pundasyon niya. Tapos unti-unti nang ipap. Sasalpak yung engine. Transmission. Anyway, part lang naman guys ng ano ko. Na-upload ko kasi kung ano mga nandito lang. Ganda ng view pala rito. Uyan. Poging-pogi uli, oh. Land Cruiser. Toyota.
si Belgar, nandito na naman si Belgar. So, kiko na to si Belgar sa, ano pa, yung mga video ko. Tangkad nito. Boko Gro. Boko Long Long. Apre, si Boko Gro. Komar. Lalo siya yung naranji. Meri kama. Meri kama, abe. Abe, pini. Mawa pa ito lito ka mga tukar engine at tukar minya. Oil change oil. Kamu? Bukan, kenapa kamu bongkar? Yan ang trabaho sa vulcanizing. Nandito na ulit ako sa zona dito. Video ko pala kung wala din, wala ko paano niya ginawa dito. Ayan ang air compressor. This is the chief mechanic of sawmill factory, Mr. Pendy. This is Mr. Pendy, Indonesian chief mechanic of sawmill factory. Hey, I'm from Indonesia. I was here. Okay, alis na kami. Alis na kami, tagal namin naghintay. Samuha, tiyara, lupar. Okay. Take off na kami, alis na kami. Palabas na kami ng workshop. Ayun. Okay. Belgar, sumabay sa amin. Kunis si Lima Pati Abik, no? Kunis si Lima Pandiri. Abik. Banan. Abik. Abik. Bule. Abik Abukat. Abik Biskuit. Biskuit. Koka. Isa sa mga pinag-usapan namin ay yung mga panahon na mayroong mga balita sa internet sa kung saan nanggagaling yung halimbawa. Isa sa mga kinatatakutan kasi talaga yung pagpupunta sa napaka-isolated area
dito sa Africa, ay pag sinabi nila baka may cannibal. Ngayon, ang sinasabi nila, meron naman talaga, oo. Pero siguro mga 1960s, 1950s, or 1970s. Pero ngayon, wala na. So ngayon, ito pa sa ating si Belga. Mga bali, abang-abang, no? Tutu po, person per. Paske, mga may musi. Si Maya na ganyan yung trabay. Person bali mo, no. Tuwano pati, Africa. Paske person laba, yan ang buko dibisil. Yan ang person cannibal. Apo ni buko per. Apo ma. Tuwa ko na yan ang cannibal, isi? Sa apo ako. Yan ang cannibal. Uy, ikot niyo si. Uy. Sa person mo siya o kor person. Uy. Sa apo ko, buko non non non. Pwede, mapali. Pwede, this name, Swazan Sis. Sa Sis, mi serple. Ya pa religion. Religion si pare. Uy, lui po sangkot ikon. Lui po si sa tui regate sa noir. Si pa person noir. Lui po si sa formanji si pare monyet. Ya po duki nong gilang tira ka ina ba si sa misir. Sabi dina ya pa. Amin dina ya pa. Kumsa tututu bien. Situa arebe tutu tu Afrika sabien sa pam sabien sa presidenta na religion ya na ikut deja kone kone no mucho por person so ito na nga guys ang sinasabi ko ang sabi niya dati kasi yung mga tao nasa ano lang nasa kapias na lang alam na naman natin na puro kagkatupasan yung karamihan dito sa lugar na Afrika. Ngayon, ang sinasabi ngayon ni Belgar ay naniniwala siya na meron talagang noong mga nakaraang panahon na merong cannibal. At yun ay kinatatakutan ng iba. Dahil yun yung mga panahon na yun, yun yung mga hindi pa sila nakapag-aral, wala pang religion, katulad ng sinabi niya kanina. Hindi pa nila alam na kapag nakakita sila ng tao na maputi o hindi kagaya ng kulay nila, akala nila pagkain. Akala nila siguro yung gaya ng nakita nila, yung munyit kasi na sinabi ko sa salita ko kanya yung bahasa na naiintindihan nila. Akala nila isang baha, ano, isang uri ng mangi na kinakain talaga nila. Kaya yun guys, isa sa mga aga-aga pag may mga pupunta sa mga isolated area, akala nila yun ang unang nakakaano nila, nakakapagpapahala. Baka kamamaya cannibal. Isa na naman sa isang topic na naiungkat ko sa kay Belgar kanina, may isang lugar dito na halos hindi kalayuan, nagkaroon ng Ebola outbreak naman. Pagkatapos ng puro mga 1980s or naulit yun, mga 1990s naman, sa Pilipinas. Tanungin ko si Belgar kung saan lugar yun. Mas kung sinabi kong Pilas, village yun. Sa Pilas, kel Pilas yan na Ebola. Sa ina, pili, aba po, yung bumbu si... Bumbu? Bumbu. Sa tututu, person mo. No, sa laba, yan na, pero tuku, yan na, si pero bumbu na ba, gusto ka. Bumbu na pindu na ba, sa Pilas bumbu. Pilas? Pilas. No, Luis, Luis. No, peut-être combien de kilomètres? Ça, ça sont... Ça, tu dis là-bas, il y en a 125. 145 kilomètres. 60? Ça, il y a un Mboumou, il y en a 65. 65. Après Mboumou, il y en a un village qui est sur 20. Combien de villages? Ça, il y a un Mboumou, la Pindou. Il y a un Mboumou. La Pindou. Ça, il y a un village là-bas, là. So ayun naman daw guys, yung sinasabi kong nagkaroon ng outbreak dito, enough, hindi kalayuan talaga rito. Yung sinasabi niya, Suasanseng, 65 kilometers lang galing sa mismong Kele town. Tapos ang nangyari, talagang lahat ng halos na tao sa village ay in-isolate. Saka namatay lahat. Kung meron mo nakaligtas ay hindi nabalitaan, yung sabihin talagang yung outbreak ay talagang tumama sa isang lugar. Pero sa awa ng Diyos, pagkalipas ng mga ilang
siguro buwan din at walang mga ilang buwan na ano na rin na nagawa din ang paraan ng mga taga WHO. Ito yung truck na nasira. Okay guys, napunta ulit kami rito at na ano kami sa isang truck na siraan. Wala. Guys, nandito ako ngayon sa workshop ng Enjuko Camp. Yung una kong mga in-upload na video ay Enjuko Camp na mga bahay. Ito ngayon ang workshop. Ito yung sa isang sa mataas na parte ng Enjuko Camp. Nandito si Aris, Indonesian mechanic, tama yung snorekeeper, nag-assist sa kanya mag-mechanic. Kinagawa nila yung motor grader. Company Baru. Yeah. Saya bikin film. Mau masuk YouTube. Oh, yeah. Nanti kamu lihat itu saya punya masuk baru kau tahu. Semua. Ini yang selalu pakai kah atau yang lain? Selalu pakai. Kabila itu rusak. Baru kemarin? Kemarin tidak keraja ini? Tidak. Oh, apa yang rusak? Airnya bocor. Bocor air. Sekarang baru mau bikin sudah? Radiator? Iya. Kamu buang air semua? Belum. Baru mau bongkar? Ah, bubuklah. Bubuksannya yung anu radiator daw. May leakage. Ito yung motor grader yung gumagawa ng daan niyan. Ito yung may blade. May blade siya na nagpapantay sa daan pag may mga lubak-lubak na daan. So usually wala namang asphalt dito eh. Yan. Kunang-kunang buo. Tinatawag nilang motor grader. Ngayon lang ako nakarito, nakakita ng ganito. Dito lang. Pero repair at nasira pala ito nung isang araw pa. Nagli-leak yung radiator. Ayan siya, caterpillar. Caterpillar 140G. Model 140G. Caterpillar 140J, yan ang code ng ano niya. Ito naman yun, pag nalimbawa padaan, ginagamit siya pang lock. Malit itong gamit niya, heavy equipment. Mga naka-standby na rito, hindi na masyado magagawa kasi dami naman. Sobrang dami. Siya yata ang pupunta. Kamu yang pergi sendiri dito? Terus kalau dia suruh balik sini itu dia masih di belakang. Dan berapa baru muat sana itu tidak dapat muat. Di mana? Di masih di hutan? Siya lang mismo. Eh? Ang galing nitong forma na to. Ano siya, flexible siya kahit ano, alam niya, matindi yung gumawa, ano, magdala ng dump truck. Prunong din mag-ano ng kapiting. Yung loader kasi tawag yung kapiting. Problema, parang ayaw mag-start. Ipapaiwan kami niyan dito. Kasi siya mismo ang magkakarga ng dito. Para pa kilometro ito, dari sini? 20? 15? Oo. Oh, mga 15 kilometers yun. Ayun, napay-start. Siya mismo yung magkakarga nun. Nakakilwa yung pang-truck. Is
isang sipit doon, sira. Sira din yung isang sipit. Isang sipit. Pero okay yan, magagana yan. Gagana yan na kanya. Ito yung water guided. Bonjour. Oma, ampan? Oui. Ampan hier, hier c'est lima avant-hier. Avant-hier. Oui. Nung nakarang araw para sira 'yun. Ito yung motor grader operator na bago. Ayun yung buong kabuuan ng workshop dito. Storekeeper dito, ito yung dito nag-stay. Marami rin mga ano. Ayan yung spare part ng mga heavy equipment. Hirap din mag-storekeeper. Pag wala kang ginagawa, tutulong ka mag-mekaniko. Alamin mo lahat mga spare part mo. Masubukan ko yan lahat. Tapos yan, mga konday container na yan, kung ano-ano mga nasa loob niyan, mga heavy equipment, spare part. Hindi na nagagawa dito yung ano, hindi naman kasi na masyadong ano sa workshop dito eh. Ayun. May bahay pa rito, Papa Armel daw. Bahay ito ng isang worker dito. Ang isang bahay na typical Africa. Itaw yun. Naiya lang ako ang sok. Baka magalit guys. Hindi ko pa alam kung sino nakatira doon. Magdilisip sila. Nandito ako guys sa taas ng part ng Injuku. Ayun sa ibaba yung Injuku camp. Ito pala yung tanke. Diesel tank. 50,000 maximum capacity. Yung ginagawa ng saving yun. Nakasama ko na nagkaroon pala rito ng Ebola outbreak sa magkakalapit na bahagi ng Injuku camp, mismong sa lugar na to sa Inchami, kasi pangalan ng unang village na pagpapunta galing sa campsite namin na Bolo Inchami. Tsaka sorry na guys, nakalimutan ko yung pangalan, subukan kong i-search kung anong pangalan niya, mahirap kasi i-pronounce yung village. Pangatlong village galing sa camp kami, mga tanongin kung ilang Kumbia kilomet sa plus yana Inchami abeg Inchami Abolo Inchami abeg plus Kumbia kilomet kete Atanong ko guys kung ilang kilometro kete Siri De pasis 66 De pasis 63. Uy, yeah, na sinasabi ko kanina mga 60 something 65 kilometers pala galing sa campsite namin. Dito na lang experiencing talagang outbreak ng Ebola. Kaya yun,
isa sa mga naka-highlight sa Africa, yun, may mga minsan natatakot talaga dahil sa nangyaring outbreak. Pero sa awa ng Diyos, nakaka-survive naman. At saka, yung mga nandito, balik na uli sa normal sa awa ng Diyos. Ayan, makikita ko sa likod ko yung mga bahay-bahay. Lahat dito ay walang tao dahil nasa ano, nasa trabaho lahat. Yun muna guys. Après tout le monde. Kaya yung mga asawa to ng mga workers dito. Baby natin. Beaucoup joli. Sa beaucoup personne là-bas aussi. Sa petit-petit. Sa petit-petit. Je peux compter en gros comme ça. Voilà. Ah, ça regarde personne qui a mis beaucoup de vie. Ok, merci. Ok, Kelly. Ah, il y a un peu. Y'a va. May tindahan dito. Ang ganda ng pusa, oh. Ganda ng bala ng pusa. Antok na antok. Ay, si Pedro. Ito guys, ang nakita ko dito, grapes to eh.
Kala ko kung ano. Ayan, oh, may grapes. Malamig kasi. Grapes, oh. Galing nang nagtanim dito. Sana magbunga na marami. Tapos si film ko ulit. Langka. Mga Marites. May mga Marites. Ya pa posong? No, aujourd'hui y a pas de pêche. Aujourd'hui nous amener poisson. Mama. Tapos yung ano, yung isang truck kasi nasira, tapos kakarga niya yung trailer. Ngayon, gugutom na ako, mag-alas 11:30 na yata. Sabi mo na, ang sarap ng pagkain ko ah. Ito, ang baon ko ay sandamakmak na, udang ang tawag sa hipon. Kain mo na ako. Gugutom na ako, magkaminan na ako. Alas ka na yun. Ulam ko. Ipon tsaka nukma. Daming kanin. Parang pang dalawang araw to ah. Makan na. Nacamuntok doa hari ini makanan. Pikir mungkin tidur di keli ba? Siguro doon ako kakain at matutulog sa ano. Udang ang tawag dito sa ipon.
piniprepare na lang sa kusina, tapos pwede dyan, dinampot ko na lang. Dalawa kasi kami nagpupunta sa proper forest. May kanya-kanyang baunan. Dito kung siyang kanabutan ng ano. Wala siyang kainam. Papalaban ako kumain ng kanin. Dati hindi na ako kumakain ng kanin marami. Sobrang gutom kasi. Lintak na anghang. Pero lintak na sarap din. Kanina kasi iniwan ako dito. Di sumakay ako doon sa driver seat. Sa driver seat. Tapos bigla ako umalis pala ang driver. Sino magdadrive? Lipad ako rito. Ang daming kalokohan ni Hendry. Tapos habang nagbibidyo ako, makita ko ng mga nasasalita ako. Makakala nila may kausap ako. Nagbibidyo kasi. Mahirap dito pag nasiraan mga ganyan. Kahirap ng trabaho. Anim ang driver. Kahapon nagkarga yung isa. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Nasiraan yung dalawa. Nasadaan yun ang magagawin ni ano, na isa. Nasira yung trailer. Kailangan ibaba yung sasakya. Ah, yung karga na mga troso. Tapos magpapalit ng trailer. Kasi may spare kami dan truck doon sa workshop. Ayun yun ang ginawa ng chief mechanic. Parang pinulaut niya yung isang trailer doon na available para ipapalit yun sa sira. Yan, ang utos naman ni Mandor, o ni Foreman, maghintay yung loader, ang tawag doon. Para pag dumating yung risk, na galing kami sa 45, 50, mga 65, 60, mga 50, kasi 45 yung simpang, mga more or less 52. O 65 na, 65 kilometers, doon yung kampung na yun, doon yung nang... Nabalita kami, Ebola daw yung nagkaroon ng outbreak doon sa Ebola. Parang nakakatakot eh. Pero kunwari lang ako na hindi ko nandi, ako natatakot. Ganun talaga ang buhay sa... Pag nag-abroad ka, di part na yun ang ano mo. Natakot ka, hindi ka matutuloy mag-abroad. Gusto mo mag-abroad, magdadalawang isip ka. Kaysa may biyera doon. Sa Taiwan naman, napabalitaan, sa Taiwan may tension na naman daw. Pero paano kung mag-abroad ka, pupunta ka Taiwan, titigil ka, ibig sabihin, diniscourage ka na naman. Siguro, sawa din ang Diyos at kung ano, talagang luluwin. Kung talagang para sa iyo, hindi makakalis ka, ganun mga nag-abroad. O dito, may nga nabalita na yung lugar na palang dito sa bakong bago kasing camp na ito sa totoo lang. Bago ito gawin, actually,
Naririnig ko na na may sabi, nagsabi, some part na malapit dito, yun yung nagkaroon ng outbreak sa Ebola noon. Tagal-tagal na. Pero sabi nila, ligtas na lahat. Ibig sabihin, clear naman. Yun nga lang, yung ano, yung pangamba ay hindi maalis. Nagtataka, nag-ano, lahat na yun. Pero sige lang. Ganun talaga. Kaya kwento ko, naparaming kain ko. Yung lugar na pinuntahan niya, yung Incham, at saka sa unahan na yun, hindi ko masabi kung ano pangalan na yun. Village. Doon nagkaroon ng outbreak. Kahit dito sa Injuku. Dati raw nagkaroon din ng ano rito, mga 2003, 2004, 2005. Nagkaroon ng Ebola outbreak. Patay na bahala sa lahat ng mga villagers. Kasi hawaan, mabilis ang paghapa nun. Yun nga, sumakay ako dito tapos sasakay ako para mangintay ako nung maandar. Without knowing, ngayon wala pala ang driver, ako rin pala magdadala. Kaya yun, nilagay ko sa unahan. Okay guys, baka yung natira kong ito, pag nagutom uli ako mamayang hapon. Okay na muna ako. Huwag na nakakita sa akin, nagsasalita ako mag-isa. Toa doon ay masa? Uy. Okay, merci. Oh. Oh, guys, nakahingi ako ng prutas. Sa pili ko ah. Mano, longgi. Longgi, sa pa mabulo. Longgi obre. Longgi rose. No, son chipi. Moi, oui. Regarde. Moi, y a la police forestière. Hein? Police forestière, pam? Moi. Oui. Moi, police forestière, pam? Ma bossé tout pour les garçons. Moi, fais école pour police forestière. Et si, connais manger. Ah. Moi, non, connais toi, arrivé ici. Comme... Moi, là, arrivé ici, quand déjà. Aïe, tombé. Toi, police forestière. Ça, police forestière, non, c'est pareil, gendarmerie. Cherchez d'abord couteau. Non, moi, content, c'est l'image, regardez. Toi, il y a pas mes police forestière. Police, forestière, il n'y a pas de problème. Ici, il y en a un rousse rousse comme ça. Oui. Oh, guys, c'est pas là. Ha, pour l'Afrique, pas l'entendre, on est là, rito. Pero yung tak na lagkit. May mga malalagkit. Ayun nga, parang ano siya oh. Yeah. I said wrong everyone. Masim-masim, medyo manamis-namis. Yung tak na asim. Parang santol. Dimakan kaya begitu. Pertama, saya coba mempara ada film ba? Nanti saya kasih lihat. Ada asam, ada manis. Asam manis, macam santol. Santol di ni Manila alam din. Ahim. Nah, dia belum bagus, ada garam. Dapat tau may asin. Ito guys, kumuha ko ng asin. Parang santol ng itsura, lagi ko lang dito. African apple to. Ayan may asin. Wala na sela-selan, hindi ko na manindre. Nandito ako na sa bundok magsiselan ka pa. Ilagay ko lang. Malinis dyan. Pero minsan nakikita ko yung pusa. Nakadakad dito. Epicar sini, bersih, tapi itu kuncing jalan kaki sini. Jadi mau ada yang baju mau paruh gitu.
Oh, nga parang santul. Pagkali ba sumundur po mati? Tidak, umur tua. Tinitit ko lang ang asim. Pero yung asim niya, nakukover siya pag nilalagay ko na asin. Di ba ganun ang santol? Hindi ko maubos, guys. Ako nang gawa rataw, mana. Pero ikaw lang man, may ate. Kalahati lang? Yeah, kape, tututup aja, no. Kalau tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Tutup lah pape ini, ya. Sekarang saya merokok. Macam minuman, tidak boleh minum. Tutup lah pape. Masih. Mau tutup pacarnya untuk anggaran daerah apa? Anggaran negara. Itu kalau pacarnya banyak-banyak masuk negara. Paling aku main itu nang mangga, kayak santul. Kita kan beli kan? Style santul, pero ibang style lang. May butuh guys. Laporannya di rumah. Di rumah. Tadi saya tanya. Di rumah. Minyak dikasih enggak? Minyak dikasih enggak? Ambil sini ya dikasih. Kamu angkat minyak dikasih enggak? Kalian ada? Ada. Apa Hendrik? Yang dulu kenapa saya enggak dikasih? Dia tahu? Enggak tahu. Tahu kalian setuju? Ini satu. Nggak tahu aku cari port. Mau makan aku. Asim, pero payah. Lari keluar hari ini. Diamond Batak. Keluar tengah hari. Tengah hari keluar. Oh, tapi enggak tahu ini orang. Tengah hari apa mafiara? Mafiara kerja apa tuh? Potong ujung. Oke, tak tunggu nih. Tunggu aja dua langsung. Petra loro deh. Loro ta. Loro sudah ditimbun. Tadi yang cengkel. Oh, ubus guna ya? Ubusin guna? Masa catnya lupa? Saya suruh ngantar sama nama. Ini mau pinjam kereta ini tadi tidak boleh sama Hendri. Pasang. Medyo manamis-namis din to. Kamu pinjam hari, kalau saya suruh ngantar, saya mau bikin jembatan, tutup jembatan. Mau timbun tanah lagi. Buat tanah, dia langsung pinjam hari. Saya suruh ngantar, saya tidak mau. Itu suruh dia. Kalau dia tidak, macam dia tidak apa. Suruh pulang, tak payah hitung hari sudah dia. Begini dia masuk, dia sudah tidak apa. Sampai saya kasih. Kenapa kontrol kamu enggak ketinggalan sampai jengkel? Kita cuma ngecat aja. Kerja mau dua kali dulu kenapa enggak kasih lebar sekali? Oh, ubus kuna? Santul nggak style itu barang santul? Gue guni taman. Enggak, ya. Loro-loro nih, bingung Rahman karo. Ya, itu dia. Ini kok yang mana? Rahim. Ya, orang teknik. Harus ngecek ini kuncinya di galeri. Kunci juga ada kunci. Lih, lih, sini. Apa? Apa yang mau amin nih? Lih, sini. Lih, sini. Lih. Oke, nah, guys.
Kami asim. Malagkit. Ang daming didikit-dikit sa bibig ko. Hindi matanggal-tanggal. Sudah sama si Tauke. Baru 40 tahun. 40 tahun, Mama. Tinatanong ko siya kung gaano na siya katagal nagtatrabaho kay Amo. Ang 40 taon, 40 years? 42 lagi. Ang 42 sudah karaja sama Tauke? Saya kerja sama Tauke tahun 1980. OMG. 42 years. Kay Amo nagtatrabaho. Sabi niya, 42 years na raw siya. Paling gawin yung talampoya mo. Si ano po ang para palama? Apayte siya, Usman. Usman. Taon 90. Sabilang pulo. Taon sabilang pulo. Sabilang pulo. Palimpaso na ito, 40. Dari 30 labi niya. Karadya lamang sa matawagi po tulo. Tingo. Ano siya, chief surveyor siya dito sa ano sa work namin. Hindi ko kalahin na gano'n siya katagal, 40 years, 42 years na raw siya. Nanti di Afrika sendiri. Nanti dia itong lagi sampai tanggal 10 taon labi dapan, habis kamu karaja, dia bilang, ito survey kamu bikin 2040. Masih itu bikin. Ada laporan saya lihat map. Mapnya 2040. Ah, may titingin dito. Dito kami guys sa isang kampung. Kampung ang tawag nila sa pagsalita na. Choco. In Choco. Ang sinasabi ko, yung kampung na mayroong nagkaroon ng Ebola. Ada ito kampung sini di mana tampo yang tampat ada. Sudah nanti kamu. Nanti kamu perlahan-perlahan nanti aku kasih tahu. Dua kampung situ habis, enggak ada orang yang tinggal. Dua kampung habis, dua kampung kecil. Satu dikit dekat-dekat. Dalawang magkatabing village. Naubos lahat ng tao dahil sa Ebola Ebola outbreak. 2 kilo dari sini. Ah, 2 kilo. 2 kilometers. 2 kilometers from here. Apa nama itu? Nanti ada tulis kah? Nanti saya lihat. Sudah tidak ada. Tidak ada tulis. Tulisan kampung nama apa? Saya mau masuk ini YouTube. Saya kasih lihat orang-orang di sini kita ada limpas tempat ada Ebola yang lalu berapa tahun. Ilang tatanungin ko sana kung ilang taon na nakalipas. Napipilipit ako magsalita. Kadang-kadang saya cakap bahasa itong bahasa Pilipin campur lah. Kurang biasa. Dua kilometer lagi. Jadi satu kampung lagi. Dua kampung situ gandeng. Jadi dari sini? Dua kilo dari sini. Oh, dua kilo. Satu kampung lagi. Sebelum ambum itu. Nah itu saya bilang sama orang itu, orang hitam. Dia bilang tadi, saya tidak ingat apa nama. Dumadaan kami sa lugar. Ito yung dating kampung na iniwanan ng mga tao. Kasi ito yung lugar kung saan nagkaroon ng Ebola outbreak. Mga 1994. Sabilan plus, sabilan ampat. 1994, yung mga ganun. Ito, dati kampung to dati. Village to dati. Tapos nagsialisa na yung mga tao. Dahil nung nagkaroon ng outbreak ay Ebola, na nagsilipat sila lahat. Halos patay lahat ng mga nakatira. Ito doon lalapas na kami. Berapa kilometer ni dari kita punya? Dari Sumil. Dari 65? 64? 66?
Lima lapan, lima lapan. Saya pinikir. Estimate ko mga 65 kilometers, pero sabi nito kasi ano siya eh, chief forester siya, siya mas nakakalam, siya yung chief surveyor. Mga 58 kilometers from our campsite. Ito yung kabuuan ng dinadaanan namin. Ito yung kadikit. Nagkaroon din sila rito. Ini ada juga. Tiada. Antara Ambumi Joko. Ambumi Joko, ito yung sumunod na di ano na natamaan ng Ebola. Yung una yung dinaanan ko, ito yung natamaan ng Ebola. Tapos unti-unti nagsilipat yung mga tao at nagkaroon ng outbreak. Dito na sila na nag-iwahiwalay ng mga tirahan. Mari ka dila ba buko group buah di pasi person laba plus simplis apre ko masa ciri ko S5 machine S5 paano kaya yun ilahin yung isang napakalaking kahoy ito yung isang ting trio. Ayan guys, sa taas ng mga yan, may mga orchids, mga wild orchids. Minsan may makikita ka may mga orchids. Ang problema, bago mo makuha, hindi kailangan putulin mo ng pakalaking kahoy. Dito lang ako sa isang area. Thank you.
Okay, merci ya.
narito ako ngayon sa stamping ng Kelly Logpad uli. Mali kami. Ado na ka budi oso. Dona na big lito. Dona na big lito. Ado na ka budi oso. Sa dona lito. Dona na big lito sa tama. Sili me mara demande. Ici là, lui fait des. Ça c'est pas dingo, c'est pas un dingo. Alas, arrivez déjà encore. Attendez encore qui dé. Aujourd'hui chargé 4 cinéma. Aujourd'hui chargé 4 cinéma. 4. Lui parle moi y en a 10 là. Ah, Jislin, oui, lui. Jislin, la personne. Déjà arrivé, Kat. Pascal, déjà arrivé. Pascal, déjà. Moi, pensé, lui, à Mampan. Non, lui, déjà arrivé. Ça, Mouk, non arrivé. Parce qu'il m'a regardé, lui, Mampan. Moi, non connais. Lui, parlait seulement moi. Il y en a seulement Jislin. Oui, moi, parti déjà. Ok, merci. Dit ça, ça. On a bien, là, ma. CDs. Damak-mak na CD. Mga CD. Moon Mare Beach. Moon Mare Beach. Selection Jesus. American Sniper. Okay, merci ha. Accessories. Sa accessories. Tututu sa accessories. Yung iba ayaw magpa-picture, sorry. Ayaw magpa-video. Masel, ano pa? Juicy pa? Ganyi? Sa ako, ice cream. May ice cream maker, oh. Gabi na yun sa ice cream. Ice cream maker. Opa, Julie.
Tutup, kopi, kopi. Tutup na ano. Di ako nag-picture guys, baka mamaya ayaw eh. Sa Ali. Dito ulit ako kay Ali. Sa plus Ali, of course. May kausap, busy. Kami guys sa isang bilas. Ito yung gawa na, manyok. Manyok ang tawag nila sa kasaba. Pinibilad nila. Tapos gagawin manyok. Okay, alis na kami. Pakiwanan ako. Ay, sorry. Well, mga kudo sa bahay.